So, magandang araw. This is Marsolo once again. Ito at hindi na talaga mapipigilan ang kasikatan ng ating BP Sara sa buong mundo. Sikat-sikat na po siya dahil ito nga po yung pinalabas ng COA or Commission on Audit na reports na ang pamumuno ni Sara at ang kanyang ahensya na Department of Education is walang bahid ng korupsyon. COA na po ang nagpatotoo. Yan po ang pinakamagandang balita na natanggap natin sa araw na ito. Ito lang. Kaya excited ako umuwi para ibalita sa inyo na si Sara po ay hindi ma-i-impeach. So, asahan na natin yung mga gagawin ng mga kabilang grupo na gagawa talaga sila ng paraan para ma-impeach ang ating BP Sara. Pero, nagpatunay na ang COA. So, ano kayo ngayon? Nga. O, di ba? Sabi sa inyo, hindi nyo kaya si BP Sara dahil nasa propesiya na ang susunod na mamumuno ay babae. Babae po. O sino nga lang babae? Kundi si Sara lang, di ba? So, ayan po ang magandang balita na ating natanggap. Ito lang. Kaya, pasensya na kayo kung late ako nag-upload kasi, alam mo na, busy. Maraming ginagawa dito sa bahay. Kaya, gabi na ako nag-upload talaga. So, hindi ako makakapunta ng EDSA ngayon. Baka sa 6 or 7 pupunta ako, pero 6 sisikapin ko dahil sana po marami na tayo dyan. Tayo sabay-sabay na magbunye na isa na lang, si Bongbong Marcos na lang pababain. Ayan po, yan yung sinasabi ko sa inyo. Dahil hindi may impeach si Sara is napaka, obviously naman na napakaliit na budget yung kanilang hinahanap. Samantala sila, kung gumasta, may jet fighter, may helicopter, bago, magkano ho yan? O, di ba? Tapos, yung mga relo nila, milyones ang halaga. Mga damit, bag, ayan po, mga sinturon, sasakyan. Napakarami. Pero si BP Sara, wala man lang ni mamahaling gamit sa kanyang katawan, luho ng kanyang katawan, wala man lang. Dahil siya po ay nagtatrabaho po lamang, inaayos niyang kanyang trabaho. Kung kayo'y nagtataka bakit hindi niya sinasagot, dahil nga po, alam ng BP Sara natin na ang makakasagot ay COA lamang. Sinasabi niya na noon pa na magtanong kayo sa COA. Ngayon, ito yung makakaliwang grupo na mga leftist o yung sila Franz Castro nanghihingi na resibo kung paano nagastos yung confidential fund. So, set aside na natin. Basta, ito. Naipanalo na natin. Ito na lang kulang. Pag naiakyat natin ng presidente si Inday Sara. Excuse me po. Pag naiakyat natin ng presidente si Inday Sara, asahan nyo yan. Asahan nyo yan. Babalikan. Iisa-isahin ni Inday Sara yan. Kakasuhan niya yan. Yung mga, alam yung convicted na hindi nakukulong. Ipapakulong niya yan. At yung mga nagkaso sa kanyang mga pulis, wala na kayong binipisyo. Sinasabi ko sa inyo, yung trabaho nyo, sinayang nyo lang. Dahil sa, alam mo na, nababayaran kayo ng kaliwa, akala nyo magtatagumpay kayo. So, hindi po. Pumapanig pa rin naman sa amin ang kabutihan dahil talaga namang ang aming BP Sara, hindi matatawaran ang kagandahang kalooban, mababang loob, tapat na pamumuno, pantay na pagtingin sa mga tao. So ano nga bang hinahanap nyo? Yan po ang tunay na leader ng bansa. So ito, panoorin nyo para mapatunayan natin na totoo nga sinasabi ko. Pakinggan natin at panoorin. Pakinggan nyo, basta, basahin nyo na lang. Pakinggan nyo at check this out. Just in, naglabas na ng report ang Commission on Audit
patungkol sa opisina ng Vice President. Unqualified opinion lang naman ang naging report ng COA. Ibig sabihin, clean, malinis. So nasaan ang sinasabi ng mga nag-file ng impeachment case laban kay Vice President Sara na magnanakaw daw at hindi nagagamit ng tama at maayos ang pondo ng Vice Presidente? Galing na ito mismo ng Commission on Audit. Talagang lalong mababasura lamang ang kanilang ginawang impeachment complaint. Ating basahin ang nilalaman ng report ng Commission on Audit. Independent Auditor's Report. The Honorable Vice President, Republic of the Philippines. Opinion. We have audited the accompanying financial statements of the Office of the Vice President or OVP, which comprise a statement of financial position as at December 31, 2023, and a statement of financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets or equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of OVP as of December 31, 2023, and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets or equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with the International Public Sector Accounting Standards, or IPSAS. Basis for unmodified opinion. We conducted our audit in accordance with international standards. So, ayan po, narinig nyo na po. According to the COA reports, malinis at walang bahid ng corruption, diba? Kaya naman talaga ang puso ng bayan ay nakay BP Sara, dahil nga wala naman talaga siyang ginagawa. Pilit niyong binababa ang isang tao na wala namang ginagawa, kaya ito pumapanig ang tadhana kay BP Sara. Kaya humanda kayo, sige, gumawa kayo ng paraan, iba-ibang paraan para ipabagsak si BP Sara. Kahit sa inyo na yung militar, kahit sa inyo na yan, mga pulis, kahit kasundaluhan, Air Force, basta ang taong bayan pag kumilos, daig pa ang bagyo baha lindol. Umpisa pa lang po yan, kaya ituloy natin ang panonood. Of Supreme Audit Institutions, our responsibilities under those standards are described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the agency in accordance with the Revised Code of Conduct and Ethical Standards for Commission and Audit Officials and Employees, together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our unmodified opinion. Dagdag pa ni Doc Padoy. The OVP's COA report came out December 1 with the best opinion, unqualified. Clean report, an unqualified opinion. So, ano ibig sabihin ng unqualified? Ibig sabihin, unqualified, malinis. In other words, malinis, walang bahin ng anomalya. Walang ginawang anomalya ang paggasta ng pera. Walang corruption. Saan dun? Is considered a clean report, a
an unqualified opinion and doesn't have any adverse comments, and it doesn't include any disclaimers about any clauses or the audit process. This report indicates that the auditors are satisfied with the company's financial reporting. The auditor believes the company's operations comply with... So, grabe! Umabot na po itong report na to dun sa ibang bansa. Hindi na talaga mapigilan ang kasikatan ni BP Sara. Tadhana na po ang gumawa ng paraan para malinis ang pangalan ni Yurak-Yuraka nyo ng ilang buwan. Pangalan ni BP Sara ang aming presidente. So ito na nga ang resulta ng pinagagawa nyo. Kahit magtulong pa kayo dahil alam naman ng taong bayan na kung gaano kayo kagarapal sa kapangyarihan. At yan na si yung nangunguna si Laila de Lima at saka yung may pa, kunwari may mga madre-madre pa. Sus! Alam nyo, ang Diyos pumapanig talaga sa mabubuting loob. Yung walang ginagawa. Kung Diyos lang din naman pag-uusapan, baka pumanig siya kay BP Inday Sara. Kaya, ayan po. Gumawa po ang Diyos ng magandang paraan, malinis na paraan na walang karahasan. Ayan po yung nagpatunay COA na po. Ano ba yung COA? Commission on Audit. Ibig sabihin yung pagkakapirahan lang. Yung pag, siya yung inatasan para busisiin yung mga budget na ina-allocate sa mga taong bayan or mga politiko. Yan po, yun yung COA. So ituloy po natin ang ating reports. With governance principles and applicable laws, the company, the auditors, the investors, and the public perceive such a report to be free from material misstatements. This came out December 1, but you haven't seen this in Inquirer, ABS-CBN, Daily Tribune, TV5, etc., right? Mainstream media is not here to give information to the people or give an accurate description of events. Mainstream media exists to meet the agenda of its owners or financiers. So, ayan po. Alam natin nagiging masaya tayo dahil. Pero, hindi pa tapos ang laban, ha? Hindi pa tapos ang laban. Lalaban pa rin tayo dahil ito pa. Ito pa, ha? Lahat ng mga vloggers ay kakasuhan. Nakakatawang kaso yan. Siguro ang kaso yan, ha? Obstruction of creating fake news. We! Obstruction siguro yun. Sige! Magkaso kayo sa mga vloggers, yung mga sikat. Para kaming hindi mga sikat, bubulusok bigla. Ngayon, kasuhan nyo. Pera nyo na magagastos. Pera. Alam nyo mo, pagkakaso, kumagasta din nyo ng mga pera. Sige, magkaso kayo. Sige, ganyan ang mangyayari pag nagkaso kayo ng ilang vloggers na walang ginawa kundi mangalap ng katotohanan. Hindi po fake news, hindi po budol na mga news. Ang vloggers po, ang mga vloggers po na nagbablog kung saan-saan, lalo na sa political vlogger, sila po ay hindi, tawag nito, hindi gumagawa, lalo na yung mga DDS, hindi po sila gumagawa ng maling reports. Nagre-report sila ayon sa kanilang nakita, ayon sa kanilang naranasan, ayon sa kanilang naramdaman. Hindi po sila nagre-report ayon lamang sa narinig. Ayon lamang sa hearsay. So ituloy lang po natin. Indeed, the age of citizen journalism is upon us. We have the power to be bearers of truth. Be one. Congratulations, OVP and VP Inday Sara, for your competent, excellent, and faithful service to the... So, ayan po. Congratulations, VP Inday Sara. Ayan, ang sabi niya, ano... Congratulations, BP Inday Sara, your competent excellence and faithful service to the Filipino people. So, ayan po. Nagpapasalamat po sila.
kay Inday Sara dahil sa wakas napatunayan po na unqualified yung binasura po yung kanilang petition or kanilang pagpapile ng case against BP Inday Sara impeachment case tungkol sa ating Pangulo ng Pilipinas in the future. Tuloy. Filipino people, ngayong inilabas na ng Commission on Audit ang kanilang Independent Auditor's Report ng Office of the Vice President. Unqualified, unmodified opinion. Ibig sabihin, malinis, walang bahid ng korupsyon, hindi magnanakaw ang Office of the Vice President. Ngayong malinis sila sa COA, siguradong maghahanap na naman sila ng butas para siraan ng Office of the Vice President. So ano ang sinasabi ko? Gagawa at gagawa sila ng paraan. Asahan na po natin yan. Pero sana hindi kayo manawa sa pagsuporta sa ating BP Sara, Inday Sara, na ating magiging presidente in the future. So ayan po. Asahan na po. Ito, maaasahan natin ha. Kakalkalin nila yung kung anumang anomalya na sasabit doon sa mga pondo. At saka ito, yung mga materials, sabihin natin, kasi si Inday Sara nagpagawa ng mga rooms yan eh. At saka yung mga aklat, baka kalkali nila yung materials na ginamit, yung mga ganito ba? At saka yung pasahod o kung, basta ganun, gagawa talaga silang paraan para i-down ang ating BP Inday Sara. Pero sinasabi ko na, hindi sila magwawagi. Kaya't ang mga ipinaglalaban ng kakamping nangiwi na ito na si Percy Centeno ay mababaliwala lamang. Grabe ka naman, ngiwi. Wag naman ngiwi. Napaka obvious naman na, alam mong obvious na ngiwi. Para hindi halata, sabi mo tabingi or tabings. Mababasura. Heto't panoorin natin ang naging komento pat reaction ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang buong video. Ang grounds talaga ay pwede hanggang lima yung available na lima yung sinasabi na ating konstitusyon na maaaring dahilan na ma-impeach. May isa lang tayo na hindi sinama dahil wala tayong articles. Na paano yung bibig mo? Yung una ay syempre pinakamahalaga yung betrayal of public trust, yung culpable violation of the Constitution. At kaya dito sa ating grounds, ang nakalagay dito ay yung unang ground that we are citing ay culpable violation of the Constitution and graft and corruption. Yung pangalawa naman ay culpable violation of the Constitution. Yung pangatlo, betrayal of public trust. At yung pang-apat ay yung other high. Ang galing, ang daming sinabi. Pero isa lang ang ginanti ng COA. Ganti ko yun sa kanya. Ang dami niyang sinabi. Isa lang ang sinabi ng COA. Malinis at walang bahid ng korupsyon. Shrine. Na paano bibig niya? Sus, Diyos ko. So ayan na, niluluto na nila finally ang impeachment complaint nila kay VP Inday Sara. Grabe, ang laki talaga ng ikinupagtataka ko mga laws kasi mostly ang mga planong ini-impeach ang presidente, di ba? Ngayon lang talaga na as in grabe yung target nila sa vice president. Pansin niyo mga Lord, grabe talaga yung target nila kay BP Inday, no? Target pabor. So, kahit anong target nila, mayroong sasalag. O, sino sasalag? Tayong mga, syempre, tayong mga taga-suporta ng ating BP Sara, di ba? Tayong mga DDS. Ako, although hindi ako kilala, pero siguro naman, may ambag din ako sa lipunan. Dahil, syempre, pinili ko yung tama. Pinili ko yung mabuti. Pinili ko yung hindi tiwali. Yan po ang ating presidente, Vice President, si BP Inday Sara.
Iyan po mga kaibigan. So, dito na po nagtatapos yung ating talakayan. Dito na po nagtatapos yung ating panunood. Siyempre, yung konting komento na makakapagbigay sa inyo ng pag-asa na huwag tayo bastas-basta susuko. So, ayun na nga po, pinapanigan na po tayo. Binipitso ito sa ating mga taong bayan sa nangyayari kay BP Inday Sara. Kaya, ipanatag lang natin na ating kalooban na huwag tayo mag-worry. Mag-worry po tayo sa ginagawa nila, hindi sa ginagawa natin. Okay? Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig po. Isa lang naman kay Lingaw ko, please subscribe naman sa channel ko. At hit mo yung notification bell, choose mo yung button na all para updated tayo sa mga video na gagawin natin, yung reaction video, political video, na reaction video na makapagbigay tayo ng opinion or suggestion. Hindi tayo magko-comment or ano, basta magbibigay lang tayo ng opinion at suggestion. Hindi tayo mga away, sila lang ang naaway. Okay, goodbye!